Makakaibigan, ano, pagkalob muna natin ito. Isa sa mga napagaling ni Dr. Robin B. Navarro. Problema, ngayon ako nakarinig lang sa diagnosa. Prostate na mayroong kelod. Mr. Teodoro Pomer. Pomer. 76 years old. Mr. Teodoro Pomer. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Don Manolo. Ayan. Pwede na akong umuwi. Dahil nakita ko na kayo eh. Siyempre pa nga kayo, Stat. Okay, tinatakot niya. Pag-usapan natin itong prostate with keloid. Prostate, alam ko yung prostate. Pero yung bakit may keloid ba? Ano yung keloid? Yun know, ang cost ng yung unang umukera sa akin. Ilan ito kayo nag-suffer na meron kayong prostate? Aba, cancer ba? Hindi ko naman. Ako ay in-opera since 1991. Mm-hmm. No, in-opera na kayo? 1991? 1991, in-opera. No-opera lang kayo? Ah, in-opera lang kayo because gawa ng prostata talaga? Ah, gawa ng prostata. Mm-hmm. Dahil sa naranasan ko yung pag-ihi, mm-hmm, naghihintay ka. Oo. Ang samantalang yung lalabas lamang ay mga isang patak. Ba eh, hindi nyo malaman yung nakaramdaman nyo na papakislot kayo sa sakit eh. Kaya, yun ang naging karanasan ko. Iwan ko yung iba. Kaya, mabilis ang pasya ko na magpa-opera, gawa ng nararamdaman ko yun. 1991? Noong magpa-opera ako, nagtataka ako, bumibilang na ilang buwan hanggang sa magtatatlong taon. Eh, ang nararamdaman ko, para bang ako ay nakaupo daw sa mainit, yung pinakabagan, yung pinabalisaw sa panay na gano'n. Nagtataka ako sa mahigit at ilang taon na yun. Meron kayong pagbabago na napansin? Eh, niyo, nung nararamdaman ko yan, hindi ako mapakalit, pumili niya ako sa kanya ng pangalawang opera. Oh. Pero wala siyang sinasabi. In-opera naman niya ako. Pero wala naman? Oo. Pero wala siyang sinasabi na ako'y na-disgrasya niya. Kung hindi sinasabi lang niya, bakit kaya ganun? Yun ang sinasabi niya. Uh-huh. Eh ako naman, nag-iisip ako, bakit nga kaya ganun? Dahil kung wala siya sinasabi, ako naman ay alang-alang. Mm-hmm. Ganun din ang nasa sa isip ko. Uh-huh. Ngayon, dahil sa pangalawang opera, nang matapos, eh ang nararamdaman ko, ganun din. Hanggang sa sinabi ng doktor na yun sa akin, eh, baka ikaw pwede sa iba ka na magpagamot. O ganun? Oo. Eh ngayon, dahil nasabi niya sa akin yun, eh masama mo ng loob ko, hindi nalaan ako kumibo, eh ano magagawa ko? Hindi, alam ko namang hindi niya sinasadya yun, pero sana gusto ko yung tapatan. Kaya naghanap ako ng doktor. Ang ginawa ko, nagpunta ako sa ibang doktor, dinala ko yung record ko, okay, dalawang opo. Ang tanong sa akin ng doktor, ilan taon ba? Yung pangatlo, yung pangatlong opera. Okay. Ilan taon na mo ba kayo nang operahin kayo? At ganun ka akong tanong. Sa akin ka, hindi ko ino-opera ganun eh. Inasabi sa akin. Mm. Kaya nasihan ako agad sa tanong niya kayo, sa sinabi niya. Binuksan ulo yung pangatlo. Ba? 1993, inopera na naman kayo, sabi sa akin. Oo nga. Ano sabi ng doktor, sabi sa akin? Eh sabi ka ako, uulit eh. Tama, yeah, umuulit ang prostate. Pero, 5 years to 7 years, meron ika kayo ibang problema, hindi ika ito ka sa akin. Kung gusto niyo ika, silipin natin. Kung yung buka ko nararapat, eh di silipin. 1999 na po ito. 2000 na nito. Kung na yun? 91, 93, 96. Ay, wala pa rin yun. Oo, 3 years. Ngayon, pwede ko ba ako kung ano masilip niyo ko, eh, operahin niyo ulit ako. Yun ang sabi ko. Pangatlo na yan. Pangatlo. Pagkaya rin, hindi nagtatagal, pumasok yun talaga ang doktor na umopera sa akin. Hmm. Kamusta, Mr. Pomer, ka sa akin?
prostate. Na-opera na kayo? Na-opera na ako, no. Okay. Eh, kako, Dok, sa tatlong opera ka ako, eh. Sa tatlong opera ka ako, pinakamasarap tong pag-ihi ko ngayon sa opera niya. Yung kakong dalawang sunod, eh, ala, eh. Sabi ko, alam niyo, ika, kayo, ika, ay wala ng prostate. Ito ho, ika ang tinatawag na bladder neck. Ito ho, ika ang pantog. Ito ika ang prostate. Noong kayo rin ika itong prostate nyo, lumapas ang pangkayod, pati ika itong bladder neck na kayod, siyang naging kayod, siyang naging kwan na tinatawag na keloid. Yan ang naging kaso. Kaya sabi sa akin ng doktor, masarap ho ika ang pag-ihi nyo ngayon, pero babalik ho ika, sisikip ho uli ika yan. Ngayon, after 6 months, naramdaman ko na nga ho yan. Bumabalik na hanggang sa magpunta ako sa kanya. O, ika, may gagawin ika tayo. Pinatulog ako, may ginawa. O, ayos na naman. 1996, halos yearly, dinidelete ako. Eh, siguro, saka dinidelete, dadidelete. Nakakayod yung dinadaanan ng pag-delete, siyempre nagagasgas, nagkakaroon ng additional keloid. Yun ang inong paniwala ko. Dahil dumating ang pagkakataon sa akin na iyong pag-delete, ayaw ng pakinggan. Halimbawa, dinilit ako ngayon. Paglabas ko, ganun din, problema. Para lang injabot ko yung pera, umalis na ako. Kaya, ang nangyari sa akin, kung dinidelete ako, ganun na nangyayari. Pag-delete ako Manila, sa Pampanga. Dahil naghahanap ako ng kwan, baka sakali yun. Ano yung ganun? Hanggang sa dumating ang pagkakataon na nahihirapan akong umihi. Naku. Kaya wala nang alternative para sa akin, sa sarili ko. Opera na naman? Hindi. Oh. Katitir naman. Oh. Oh. Sa katitir, tama. Naihi kayo. Hindi nyo alam. Ang bag puno na pala. Alex. Lagi kayo mo merong handbag doon. Oo. Oh, may clutch bag. Kanay may clutch bag ako. Di. Ang nangyari, pagkain niya lesyon, mga isa, dalawang araw maluwag, alam ka, gano'n na naman. Hanggang sa dumating yung matutulog na ako, nang wala na akong katitir. Aba eh, ang nangyayari, naghihintay ako ng 20 minutes to 25 minutes. Para maihi ako. At ang ihihi mo naman, sa 20 to 25 minutes, mga dalawang tatlong kutsara lamang. Kaya nagtataka ako sa inyo, hinihingi niyo pa eh. Tayo isa clutch bag lang. Bago dumating na, backpack na lang. Bali tatlo, at ganun pa rin. O patak-patak lang. O, teka, yan prostate na yan. Hindi talagang ikang barado-barado na yan eh. So, kaya nga, naghihintay ako ng 20 to 25 minutes para ako maihi. Para maihi ako, mga dalawa-tatlong kutsara lang. Nakadukdok na ako sa kama ko eh. Nakatapat na yung arenola eh. Tatlong kutsara lang, masakit na ang pantog ko. Ngayon, halos ilang gabing ganun, alam ka ano-ano, kinakalabit ako ng missus. Kala ko kung anong kalabit na yun. Oh, ito. Missus! Missus, tawa macho. Iginan na sa akin ang radyo. Ayun pala. Si Don Manolo. Doon ka, may nagpatotoo ika na may prostate. At meron sis. Eh, gumaling ka. Nag-isip ako ngayon. Dahil nasabi sa akin ng doktor na yan ikang keloid ay patay na laman. Kaya nag-isip ako, kung ang sis ka ko,
sa prostate ay nalusaw, may posibilidad ka kung malusaw din ang keloid. Keloid. Oh, kaya, oh, sige, salin ko nga. Punta tayo doon sa nagpatutuong yan. Sa, tignan mo nga ako kung ano yung ano. Yung address. Address kung ano. Mm-hmm. Kaya nung linggo ngayon, nagpunta kami doon sa klinika ni Dr. Navarro. Mm-hmm. Pagdating ko doon, tinanong ko kung ano yung complaint ko. Sinabi ko, prostate, merong keloid na ganun. Hanggang sa i-refer ako doon sa, dinala ako doon sa opisina ni Dr. Navarro. Mm-hmm. Eh, tinanong ko, ganun-ganun ka ako, ang diferensya ko. O, sige ka. At, punta ka doon, bibigyan ka ng gamot, alam na ikaw yung bibigyan sa iyo. Kaya dali-dali ako nagpunta. Mm-hmm. Pagkakuha ka, antimano eh, umuwi na kami. Mm-hmm. Pagdating ng bahay, 7 na kami na nakarating, gabi. Mm-hmm. Antimano eh, kumailaan ako, uwi naman ako agad ng isang sasye ng RCB. Yun. Ah, sa bahay na kayo minom? Ah, sa bahay na. Buti naman. Eh, mahirap naman. Alam ko kung pinaiinom daw yung mga cancer ng mga grabe eh. Eh hindi pa naman ako ganun. Saka yung RCB naman eh. Lasang sorbet. Nako! Ice cream. Or nako po. Bakit po? Doon may technique siya pala. Sabi niya. Nung inumin niya, paano? Ano? O, okay. Gusto naman. Gusto kong tingnan sa salamin ng mukha ko pag iniinom ko. Talaga lang sa kagustuhan kong gumaling eh. Oo. Kukuha ko ng peanut butter. Nilibigay ko doon. Ikakalat ko daw sa kwan. Oo. Kaya iinom ako. Para lang di mo lang. Pero ganun pa man, sinusundan ko agad ng inmat para matangay na, para malapit na. Okay. Kung hindi ka magtitiis, eh, ano gagawin mo? Di ngayon, Linggo, nakainom ako, Linggo ng gabi. Pinalunisan ng umaga, lahat ng kapsulan dapat ininom ko. Umaga. Then, before bedtime, ininom ko ulit mga kapsulang nandoon. Mm. Pagkatapos, isinunod ko ang RCB. Ngayon, bago mag-alas 12, nahihi ako, ganun pa rin. Mm. Ako, mukhang anong epekto to. Nagising ulit ako ng alas 12. Ano, between 12 to 1. Mm-hmm. Medyo naiihi ako, pakiramdam ko. Babangon pa ba ako nito? 20 minuto na naman itong hihintay ko. Eh, ganun pa man, bumangon ako, dumukdok ako doon sa pama. Tinapat ko arenola, baka naman ako. Tatlong kutsara na may lalabas eh. Eh, kalabas-labas eh, alakalaan yung pagano sa arenola. Ang ihi niyo? Tumaas. Kaya ka ako, ayos na. Wala na akong problema. Nasolve na ako problema. Sabi ko, na RCB lang yun, nasolve na problema niyo. Ay, saka pagkakainom ko eh, nawala, naiiyaw eh. Ano sasabihin niyo daw? Di ba sabihin eh, ilang ang gamot ibinigay sa inyo? RCB lang? RCB, saka may mga kapsula. Mga kapsula. Like, I mean, it's not a patient. Teka, sandali. Wala kayang nakakalimutan ng ano? O, wala ba itlog? Wow! Aboy, hindi ko niya. Pangalawa, RCB muna, bago yung itlog. Eh, Linggo eh. Yung nga naman ito. Ikadarating, dumating ng gabi, itlog na hahanapin niyo, bulalo hahanapin niyo, alam, mamamalengke pa bukas. Kung ano ba? Kaya rin ka doon! Ay, naku! Naman kayo, Adelintano. Binigyan ka na itlog? Oo. Mabigat itong prostate. Mabigat ito, talaga mabigat. Ngayon, ibig sabihin eh, ilang itlog na binigyan sa inyo? Anim.
Ako'y ang pagwali ko, ako ang pagwali ko, no? Malaking factor ho yung ano, yung itlog. Na hindi ko maintindihan kung bakit yung itlog na yan ay hindi malaking pa, malaking dahilan para magkaroon ng ano, ang katawan ninyo. Tayo ba hindi lumilipas sa itlog kahit na ayaw nyo lasa? Ay, hindi ako lumiliban. Basta, yun lang, dating anim, na-reduce ng na-reduce. Ay, hindi, talaga ma-reduce na yun pag depende sa katayo niya. Ngayon po ba, Mr. Pumer, okay na po ba kayo? Eh, ayos po ang pakaramdam ko. Nakakaihi na kayo? Oo. Ito. Okay. Alin natin? Ayan. Alam, meron pa ako isang portion eh, baka mawal ng portion ko. Alin na, bago tayo magwakas, alin natin. Noong nararamdaman ito, sisi, ito, na ganun, no? Eh, magkalimanagan tayo. Ba't ba kayo kinakalabay? sila po kumakalabay. Sino ba kumakalabay? Sila po. Ay, bakit nyo nga pala kinakalabay? Eh, gusto nga mapakinggan yung sinasabi niyo na po. Ay, oo, oh, yun naman pala. Dahil nga eksakto doon. So, may kala ko kayo kinakalabay, namimilipit ito. Sakit. Yan, alam ko nga ang problema niya, narinig ko nga huli yung nagpatutong isa, yung taxi driver. Mm. Na... Nakamahirap ang taxi. Hindi raw siya maihe. Ay, yung talapako. Yeah. Hanggang sa narinig nga daw ng asawa din niya yata, yung sa, si Dr. Navarro, through sa inyo. Mm. Na, ayun, napagaling. Kaya sinabi ko sa kanya, kinalabit ko sa kanya, ginagapara, ipakinggan mo, punta sa tayo doon. Dahil wala nang pag-asa, marami na nga ang kamot at yung operasyon na. Kaya ayun ho. Wala na akong masasabi sa inyo. Eh, si Dr. Navarro, eh, kinip ko ngayon. Kasabi niyo. Thank you. Ito sa aking karanasan, ako ay nasisiyahan at nagawa ng resurba, gawa ng pamamaraan ni Dr. Navarro, gawa ng kanyang RCB. Pero unang-una sa lahat, ang pinasasalamatan ko ay yung nasa itaas. At ganun din naman, siguro hindi ko aabutin yun kung wala kayo. Eh, dahil sa kayo ang naging daan, kaya kami nakarating kay Dr. Navarro. Maraming salamat po. Salamat po at nakita ko rin kayo ng personal. Salamat na marami po sa inyo. Wala na po tayong oras. Salamat din sa inyo lahat. Ganun din sa mga tagapakinig.